Hello everyone, I'm Sergius and welcome to Sergius Channels. Today we're going to discuss another tutorial lesson, but this time it's all about the chain rule of differentiation. So sa mga bago pa lang sa aking channel, so gumagamit po pala ako ng SDO initiated self-learning module ng SDO Palawan, and our topic chain rule of differentiation will be found in module 6 quarter 3. Alright, module 6 quarter 3. So kung kayo po ay taga SDO Palawan, pwede nyo pong hanapin ito sa inyong mga modules. At kung hindi naman, pwede rin po kayong mag-download. Visit nyo lang po yung SDO Palawan page. Now, so let's go back to our topic. It's all about chain rule of differentiation. Our objective is to illustrate the chain rule of differentiation, and we're going to solve problems using the chain rule. So when we say chain rule, from the word itself, that means we don't have only one function. So we have two or more functions, no? And let's suppose that we have two functions, f of x and g of x, and they are both differentiable. So when you say differentiable, that means differentiate natin, nakuha natin yung derivative, and yung value nun ay under sa real numbers. So if u is equal to f of x and y equals f of g of x, then dy over dx is equal to dy over du times du over dx. All right? So if we're going to illustrate chain rule, para siyang basket na merong, syempre makita kayong nasa labas na function, and meron ding nasa loob. Okay. So ang nakikita natin sa labas yung atin pong, syempre yung ito po yung f of x, alright? Tapos yung nasa loob po, ito yung g of x. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang natin dinidifferentiate ang f of x, kundi yung g of x pa. Kaya mapapansin nyo dito, maliban sa dinifferentiate natin yung ating y, dinifferentiate pa natin yung du. Itong du na to, ito yung nasa loob. Right? So let's have an example. Okay. Bago tayo mag-proceed, make sure po na alam nyo na po yung ating basic rules of differentiation. Okay? Kasi since nandito na kayo sa chain rule, that means alam nyo na yon, master nyo na yung mga yon. Kasi kung hindi, kailangan nyo talagang balikan yon, kasi mahirapan kayo mag-proceed dito sa chain rule pag hindi nyo alam yung basic rules. So meron tayong mga videos about that. Pwede nyo pong panoorin yon muna bago kayo mag-proceed dito sa chain rule of differentiation. Alright, pero kung kayo po ay alam nyo na po yung mga basic rules, then let's answer this example number one. So, our given is y equals quantity 4x plus 3 squared. Okay, so mapansin ninyo meron tayong, yung nasa labas na function na tinutukoy ko ay itong y equals quantity 4x plus 3 squared. Okay, so kung gagawa tayo ng substitution or mga values, we have u. Let's say ang u natin is our, yun yung nasa loob, which is yung 4x plus 3. Okay? So, we have to get the derivative of that. So, derivative of 4x plus 3 is 4 na lang. Okay? Kasi nga itong x, ang ibig sabihin po niyan ay 1 na lang. So, 4 times 1 is 4. And then yung 3 naman constant. So, 0 yan. So, that means we have 4. Kaya sinasabi ko agad,
make sure na master nyo na muna po ang rules, ang basic rules. Okay? So, pag nakuha nyo na yung U at saka DU, madali na lang pong gawin to. Kasi alam naman natin na yung dy natin or yung derivative ng y natin is actually equal to 2 times 4x plus 3, then syempre minus 1 basa isa. So that would become 2 4x plus 3. So then multiply na lang each term inside the parenthesis. So we have 2 times 4x, that is 8x, 2 times 3, that is 6. Okay, so that is your dy. Okay, sabi natin dito, dy over du times du over dx. Ano ibig sabihin nun? Sabihin lang nun, after nyo makuha yung dy ninyo, you are going to multiply it by your du. Okay? Para makuha natin yung tinatawag nating dy over dx. So, ang dy natin is 8x plus 6 times natin sa du, which is 4. So, again, distribute po natin yung 4 na nasa labas po ng ating quantity or parenthesis to each term inside the parenthesis. Okay? So, we have 8x times 4, that is 32x, plus 6 times 4, that is 24. This is our answer. Okay, so, baka ito kayo, no? Bakit nangyari agad na ganito agad ang dy natin? Sabi ko nga, again, dapat alam nyo po yung ating basic rule. Kasi kung titignan po natin yung y na quantity 4x plus 3 squared, para rin lang siyang x raised to n. No? And kung babalikan natin yung basic rule, na if we're going to get the derivative of this, yung derivative n would be equal to n x raised to n minus 1. Alright? So, yun din po ang ginawa ko. So, itong 2, that is our n. Kaya mapansin nyo po, ang base po natin dito ay 2. And then, nagbawas po ako ng isa. Alright? So, again, make sure to master the basic rule.